Ang ibig lang sabihin nito, yung strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ma-engage, ma-invite po, mag-assemble po ng superior force para i-push back yung activities ng China dito sa West Philippine Sea, nagkakabunga na po. Ito yung hindi kayang gawin po ni Digong, kasi si Digong po masaya na na maging province tayo. O, sabi mga kababayan sa balita ngayon sa Daily Tribune, yung Pilipinas, US at saka Japan, sabay-sabay na po sila na magdideploy ng kanilang mga coast guards dito po sa West Philippine Sea. So ito na po yung iniintay natin. Ang intensyon mga kababayan ay para masiguro na ligtas po ang paglalayag ng ating mga mangingisda, ligtas in free yung activities ng ating mga mangingisda dito po sa West Philippine Sea. So ito na yung response mga kababayan ng ating gobyerno doon sa panawagan ng ating mga mangingisda na tulungan sila. The other day po, kahapon yata yon, nag-rally yung mga mangingisda para kundinahin po yung activities ng China po sa West Philippine Sea. Isabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos po, Filipinos don't yield. Maisog po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Filipinos do not yield. Di ba? Nakakatuwa ang ganitong mga developments po. So ito siya yung balita sa Daily Tribune. Philippine US Japan Coast Guards vow to keep South China Sea safe and free. Binanatan din mga kababayan ng ating Philippine Navy yung naval drill na ginawa ng China sa Eskoda Shoal. Di tayo po palulupig dito sa mga Chinese na to. Sabi ng ating Speaker of the House, hindi tayo papayag na ganun-ganun lang ang trato. We will be very firm. Kumusta naman na niya, Mr. Maravilla Sinday? Baka no comment pa rin. Tama kayo po. No comment pa rin mga kababayan si Inday. No comment on China. It's not my job, Anya. No comment hanggang ngayon. Vice President Sara Duterte remains silent on Philippine-China relations despite recent reports of aggressive activities in the West Philippine Sea. The country's second highest official stands by her brother Davao City Representative Paulo Duterte's statement that it is not my job to demonize China is enough. Ganon mga kababayan. O ngayon, yung mga personalities dito sa Pilipinas pa na mga pro-China, bibigyan ng honor. Ayan po mga kababayan yung balita dito sa Manila Times. 6, recognized for promoting friendly ties with China. I-honor po sila. So, may okasyon po sa Centennial Hall ng Manila Hotel sa June 7, Friday. Sino-sino niya, Mr. Maravillas, na yung i-honor? Mamaya po, ibigay ko sa inyo kung sino itong mga personalities. Kilala ninyo? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel. And hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at the 3rd floor Security Bank Building, Lanco, Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Mga bagong clients namin po. Napaka malinis po at colorful ng aming gym. Pati mga foreigners po, pumupunta sa aming gym. Mga British tourist po sila. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments.
May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos anya, Mr. Maravillas. So balikan natin mga kababayan itong mga magagandang developments. Ang ibig lang sabihin nito, yung strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ma-engage, ma-invite po, mag-assemble po nin superior force para i-push back yung activities ng China dito sa West Philippine Sea, nagkakabunga na po. Ito yung hindi kayang gawin po ni Digong, kasi si Digong po masaya na na maging province tayo. Yun mga kababayan, kaya mag-isip-isip kayo. Palapit na po yung midterm elections. Siguradong mangingialam po ang China. Gusto nila friendly sa kanila ang mauupo na mga local and national officials natin para tahimik lang, hindi papalag po habang iniintensyonan yung ating kayamanan. Ganun po. So, ang iboto natin pong mga senador, yung mga lumalaban para sa ating karapatan dito sa West Philippine Sea, yung mga tahimik at saka lalo na yung aktibo na pro-China po, never natin pong bigyan sila ng pagkakataon na makaposisyon. Huhudasin tayo sigurado. Eh ngayon nga po, inuudas tayo. Tama? So ito po yung balita. So makikipag-collaborate po tayo with the United States saka yung Japan. Yung Philippine Coast Guard, yung Coast Guard ng Japan at Amerika para masiguro po ang ligtas at libreng paglalayag dito po sa West Philippine Sea. So sabi po ni Admiral Ronnie Hill Gaban na nag-attend ng Shangri-La Dialogue. Siya po yung komandant ng ating Philippine Coast Guard. Itong collaboration is intended to deploy yung mga barko para ma-enhance po yung protection ng ating mga Filipino fishermen. So sabi niya, I advocate for increased presence in the high seas. While we will play our part, we also rely on our support, in your support pala, sa kanyang mensahe doon, to uphold the rules-based order na napaka-importanting papel ng ating Coast Guard. Ngayon, regarding the support from Japan, the Japanese Coast Guard po commended the Philippine Coast Guard principled stance and proposed increasing personnel exchanges to strengthen cooperation in maritime law enforcement and upholding the rule of law. Madaling sabi po, nang manawagan po si Admiral Gaban doon sa kapwa niya, mga opisyal ng Coast Guard, ng Japan at Amerika, automatic yung naging response, mga kababayan. Padalaan niya kami ng mga tao, ng mga barko, o di ba, napakaganda po, para niya tulungan kayo na i-maintain yung peace and free, yung freedom of navigation in the high seas. So ito po yung ihaharap natin po. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya, maliit yung ating, mahina yung ating naval assets. Kaya yung strategy po na ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos is to engage our friends. Ang galing ng pag-iisip po, matalino kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Malawak yung kanyang kaalaman. Ngayon, sabi dyan, meanwhile, yung US Coast Guard nag-pledge din mga kababayan na magdi-deploy sila ng kanilang North Pacific Coast Guard
para tulungan yung ating Philippine Coast Guard in defending its sovereign rights dito po sa West Philippine Sea. Kasama dyan yung pagsagawa, mga kababayan, ng additional training, devising dynamic tactics, and equipping ships to counter emerging threats on the high seas. So, unti-unti po, pag nakita na ng China, hindi niya tayo obra rito kasi may kasangga na yung Pilipinas, nandyan yung Japan at Amerika. Itutulong pa sa atin, mga kababayan, yung Australia, saka yung India. Tapos yung yung France nga, nag-fourth visit yung Navy ship nila dito sa Manila Bay. At yung France, mga kababayan, siyang magsusupply sa atin ng pinakauna nating submarine. So magkakaroon na tayo ng submarine, mga kababayan, parte ng ating modernization. Kasi kailangan po nating palakasin ang ating defense. Napabayaan po ng mga previous administrations. Kasi tingnan ninyo yung ginagawa ngayon ng China. Nagsagawa sila ng naval drill sa may Skoda Shoal. Ayan po. Ito yung Skoda Shoal, mga kababayan. Ayan siya, mga kababayan. Sabina Shoal, Skoda dito sa atin ang tawag. Sabina Shoal, Skoda Shoal. Napakalapit sa Palawan. Dito na sila nagni-naval drill yung China. Ayan yung malapitan na itsura ng Sabina Shoal, mga kababayan. Grabe po ang pagwawalang hiya sa atin ng China. Pero sabi nga natin, mga kababayan, may hangganan ang lahat. May tamang oras. May mga strategy tayo na ginagawa po. Hindi tulad ng previous administration. Tinulugan lang po. Kaya pumalag po yung ating Philippine Navy. Wala niya silang right to hold a military exercise within the Philippine Exclusive Economic Zone. Sabi po ni Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng West Philippine Sea, spokesperson ng Philippine Navy for West Philippine Sea. So sabi po ni Trinidad, yung naval drill daw ginawa from 11 in the morning to 6 p.m. nung Linggo, June 2, and Monday, nung Monday lang, June 3. So sabi po ni Trinidad, yung drill involved the launching of the hovercrafts ng People's Liberation Army Navy aircraft at some maneuvers at sea. Ito pong Skoda Shoal, mga kababayan, is located around 71 nautical miles or 131 kilometers galing po sa coastline ng Palawan. Diyan mismo po, mga kababayan, nandito yung, ito yung 200 nautical miles. Dito na mismo, 75 nautical miles away, mga kababayan, from the coastline mismo ng Palawan. Dito na nagkaroon ng naval drill yung China. Matindi po. Ito ang yung Skoda Shoal, sabi ni Trinidad, nagsisilbian niya siyang rendezvous point para sa resupply mission natin. Diyan nagmi-meet po yung ating mga sundalo para sa resupply mission ng ating armed forces para diyan sa Ayungin Shoal, kung saan naka-station po, nakasansad yung ating BRP Sierra Madre. Kaya doon sila nagsagawa ng drill, yung China naval drill. Pero niya, Mr. Maravillas, no comment pa rin si Day. No comment pa rin po. Buti na lang, yung ating speaker po, talagang kung ano yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong. Palibasa, pinsan po, all out yung kanyang support. Yan po yung statement ni Speaker Martino. Sabi dyan sa report ng Impact Leadership, Romualdez, matatag ang paninindigan laban sa China. House Speaker Martin Romualdez is firm on his stance that Philippines-China relations would not improve as long as Beijing pursues aggressive activities in the West Philippine Sea. Nakakalungkot niya talaga. Nalulungkot tayo dito sa ginagawa ng ating kapitbahay, mga taga-China. At sana tigilan na nila itong mga aggressive behavior kasi hindi gaganda ang relasyon natin. Hindi tayo papayag na ganun-ganun lang ang trato. We will be very firm. Yan po ang totoong leader. Naninindigan.
Iyong isa po? No comment pa rin po. No comment? Hindi gumana niya yung trabaho? O di ano niya, Mr. Marabillas, yung sinasabi mo kanina na may recognition para doon sa mga pro-China dito sa ating bansa. May recognition si Raymond po? Ayan o, 6 recognized for promoting friendly ties with China. Wala man pong problema sana. Kailangan nating makipagmabutihan sa ating kapitbahay. Pero paano tayo makikipagmabutihan na yung ating kapitbahay po nananamantala sa atin? Inaabuso tayo? Gustong kamkamin yung ating kayamanan po? Pwede ba yung ganon? Lumalabas sila mga kasabwat. Tama? Sino anya yan, Mr. Marabillas, na mga kasabwat? Kilalanin natin dito, sabi rito sa balita. 6 people who have promoted friendly ties in mutual understanding between the Philippines and China will be honored at the ceremony at the Centennial Hall of the Manila Hotel on June 7. A joint undertaking of the Association of Philippines-China Understanding, APCO, and the Embassy of the People's Republic of China in the Philippines. The award for promoting Philippine-China Understanding is a recognition of the efforts of Filipino citizens dedicated to fostering amity, friendship, and mutual understanding between the Philippines and China. Ayan po, mga kababayan. Kaya naman pala, si Manuel Mamba, governor ng Cagayan Province, yung isa dito. Yung iba pa, hanga Chinese pala to kasi. Larry Tan, Villarreal businessman, philanthropist in founding President of the Philippine Soong Ching Ling Foundation. So, kilalanin natin itong mga galamay nila rito. Si Gabby Lopez, pioneering member of PCU, who served as its president. Si Ching Tam Kua, literary writer and pioneering member ng APCO. Yan mga strategy nila, mga kakampi nila, mga kababayan. Ino-honor nila. Benito Tichico, President to China for Trade, Investment and Tourism. Tapos ito si Lily Tan Lim, teacher, journalist, civic and sports leader. Ayan po ang style nila. Sabi ko nga, wala mang problema sana makipagbarkada. Basta tigilan nila yung pagsasamantala. Pero magkikipagbarkada para tayo abusuhin po, hindi tayo papalag, para hindi tayo pumalag sa kanilang mga pag-take advantage sa atin, masama ang ganon po. Sabagay, ganon ang strategy po nila. Dapat tayo mga Pilipino magising, hindi po maaari ang ganon. Dapat kung makikipagbarkada sila, they have to recognize our legal rights. Tama po, mga kababayan? Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Marabillas. Bye-bye. God bless.